Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-review natin yung dalawang product ng Neutrogena Pore Blackhead, which is the scrub and then the toner. So kung interesado ka about these two products, just keep on watching. Start na tayo with the scrub. So ganito yung itsura ng scrub. And obviously, binili ko to kasi nga marami akong blackheads. And ever since ang imperfection and insecurities ko na talaga sa skin ko is the blackheads. Kasi sobrang stubborn nung blackheads ko. Ang hirap na tanggalin, even yung mga nose pore strip or yung mga nose pack is hindi talaga nag-work sa akin. That's why nag-try na lang ako ng scrub. And yun, I did my research din kasi na mahirap tanggalin yung blackheads ko. Kasi nga, hindi talaga siya actually blackheads. So, sebaceous filament siya. I-discuss ko na rin ang Berry Light, yung pinagkaiba ng blackheads and sebaceous filament. So, kung yung blackheads mo daw is nakakapamo, like yung umbok-umbok siya, that is blackheads. So, yun yung product ng dead skin cell and excess oil na natrap sa oil glands mo. So, nag-oxidize siya, kaya siya nagiging black and nagiging blackheads. On the other hand, sebaceous filament naman is yung filament or yung parang tube na daanan talaga ng oil natin sa skin. Every time na nagpo-produce tayo ng oil, that's why very prominent siya kapag oily ka. So, paano mo masasabi na sebaceous filament? Kung si blackheads, nakakapamo. Si sebaceous filament is hindi. And sobrang ka-level niya lang yung skin natin, guys. Kaya kahit anong piga mo, kahit anong gamit mo ng pore strip, is hindi talaga siya nagiging effective. Kasi nga, sebaceous filament siya. And yun, wala akong masyadong nakitang vlog discussing about the difference of the two. And napanood ko lang to sa isang foreign video. Kaya yun, sinama ko na rin siya dito. Anyway guys, yun. So, the fact na hindi talaga blackheads yung meron ako, that convinced me na mag-switch na lang sa scrub. And hindi na lang ako gagamit ng mga pore strip or nose pack. Kasi nga, harsh din sila sa skin and baka lalong lumaki yung pores ko. Kaya, tinry ko tong product ng Neutrogena na to. So, eto nga yung scrub nila. 100 grams to. And, nabili ko to for 299 sa Watson. And so far, guys, masasabi ko lang is, sobrang effective niya talaga for me, guys. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, hindi ako tinatabla ng mga pore strip. Kahit anong dikit ko dyan, wala talagang sumasama. Eto talaga yung the best. As in, natanggal niya yung totoong blackheads na angat. And then, yung sebaceous filament ko or yung mga mukhang itim-itim sa nose is nakokontrol niya na. Kasi nga, etong scrub na to is meron siyang salicylic acid na kumokontrol sa oil din and nagtatanggal din ng mga dead skin cell. So anyway guys, ang tinatarget ko kasi ngayon is yung production ng oil ko. Yun, gusto ko i-minimize yung production ng oil ko, syempre, para hindi umangat yung sebaceous filament. Kasi, diba, nagpapakita lang si sebaceous filament every time na magre-release ng oil yung skin natin. So, the more oil, the more sebaceous filament na mukhang blackhead. So, sa ngayon, nagko-control talaga ako ng oil. Kaya, pinili ko to. And so far, so good. Sobrang effective nito, guys. May mararamdaman ka na tingling sensation or medyo mahapti siya sa una. Kaya, dapat very mild lang talaga yung pag-i-scrub natin. And then, binababad ko lang siya for 1 minute. Kinukuskus ko maigi yung dito sa nose area. Saka ko siya babanlawan. And after that, may mapipil ka na konting redness. And yun, mawawala din naman siya gradually. And yun, makakapamo na sobrang kinis ng skin mo. Kaya itong scrub na to, super good talaga to. Kahit ginagamit ko siya as daily. Pero once a day lang guys, ginagamit ko siya morning or night. Basta salitan dun kung kailan ko feel na mag-scrub talaga. And yun, sulit na siya para sa presyo niya. Hindi kasi masyado kita, pero hanggang dito pa lang yung bawas. Kasi nga, isang patak lang, mabula na rin kasi siya. So yun, okay na okay para to sa akin. And hindi ko masasabi na dahil scrub siya is harsh na sa face, deserve niya maging daily scrub. Kasi nga, sobrang okay ng scrub na meron siya. Hindi talaga siya harsh sa face. And nafe-feel mo talaga na nare-remove yung mga blackheads mo, and at the same time, napipigilan niya yung too much or excessive na pagre-release ng oil. So, okay ako dito sa scrub nila. 100 gram siya na nabili ko nga for 299. So, para sa akin, sobrang okay na nito. Kasi, as in,
yung mga bumps ko sa face, hindi lang blackheads, is natatanggal niya talaga. And mabango rin kasi to. Very sulit niya. So, hindi talaga ako nagsisi na binili ko to. And punta naman tayo dun sa toner na partner niya rin, which is this one. So, ganito yung itsura niya. Sorry guys, ang ingay. So, ganito yung itsura niya. Deep Clean Blackhead Eliminating Cooling Toner. Yes guys, literal na cooling siya. And sobrang lamig niya kapag in-apply mo sa skin or sa face mo. Hindi ko rin siya nilalagay sa palad, just like the other vlogger na pag naglalagay ng toner is sa palm lang nila and then ginaganyan. Kasi nga guys, mas gusto ko na may cotton kapag gamit to para na-scrub ko talaga yung face ko. So, etong toner naman na to, aside sa cooling effect niya, sobrang bango niya rin. And for me, yung cooling effect niya is nakakatulong para ma-minimize yung pores ko. Siyempre, di ba, pag nga malamig, nakatulong siya para lumit yung mga pores natin. So, sobrang good din ito. And isa siya sa nakakatulong para matanggal yung mga blackheads ko sa nose area and yung mga sebaceous filament ko para mag-shrink or hindi sila lumitaw kasi nga nakokontrol niya rin yung oil. By the way guys, pareha sila ng facial scrub ng active ingredients, which is the salicylic acid. After I did my research, na-research ko din na ang active ingredient talaga na dapat hinahanap kung gusto mong solusyonan yung blackheads mo is the salicylic acid. Pero take note lang guys, syempre hindi natin dapat excessive na ginagamit or hindi too much yung paggamit natin ng salicylic kasi nga acid pa rin siya. So once a day is enough, kung kagaya ng toner na leave-on. Well, yung facial scrub naman, it says naman na daily scrub siya. So syempre, ipa-follow na lang din natin yung instruction. And by the way guys, etong toner na to, nabili ko to for $399. Actually, medyo namahalan ako nung una kasi nga $399 siya. Pero yun, sulit naman kasi siya pala. Kaya hindi na rin ako nagsisi sa pagbili ko sa kanya. And etong $399 na toner, meron na siyang 200 ml. Matagal din siya gamitin. And yun nga, may cooling effect siya. So para sa akin, okay na to. And very sulit na siya para sa price niya. So yun guys, as of now, etong dalawa lang na to yung ginagamit ko to manage and effectively removes my blackheads and sebaceous filaments. So yun, sa ngayon, ayan, closer. Sorry guys, medyo pawis lang. Pero, yan, hindi na masyadong kita yung mga itim-itim dito sa nose area ko. Kasi nga, namamanage na ng dalawa na to, yung pag-release ng oil ko. And at the same time, natatanggal nila yung mga dead skin cell, kaya hindi na nagka-clog yung mga pores ko. So kung tatanungin nyo ako guys, kung worth it ba bilhin ang dalawa na to, yes guys, sobrang worth it nila. So pag pinagsama mo kasi itong dalawa na to, 700 pesos silang set. So para sa akin, okay na siya. And kaysa mag pore strip ka, mag nose pa ka na lalong nakakalaki ng pores, and sa part ko nga diba, walang sumasama kahit anong gawin ko sa pore strip. So sayang lang. Kaya guys, mas okay na mag-invest or mag-stick na tayo sa mga gantong product. So yun lang guys, ang masasabi ko na review para sa Neutrogena na to. And kung tatanungin nyo ako na pag naubos to, of course, I will buy another set kasi nga effective to. It really saves my skin from blackheads. So, yun lang yung masishare ko. And kung meron kayong question regarding my blackheads journey, kung meron pa akong hindi na-explain sa video na to, just comment down below and sasagutin ko yan. Yun lang guys, thank you for watching. I hope nakatulong tong product review ko sa dalawang item na to. Para sa gaya ko na nag-struggle din when it comes to blackheads. So yun lang guys, bye!